Adhan ini sering ya, kebongkong menang saya sebagai awikan. Terbong, sebab itu makin kita saat itu inspiration dan nanti dibikin kebongkong sesuai lah. Thank you.
Grace,
Ikaw, field reporter ko. Field reporter, yan. Taga-interview na. Taga-assist. Ako, nakajakit ka, yung field reporter ka. Nalabi ka kasi sa Salina. Hindi ko nalang yun. Pasama sa Salina. Salina! Yan. Anong sa kanya kung ano yung kasama sa friend niya? What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Kanta naman. Meron po tayo isang kaibigan na namin natin malalapitan. Kung sakaling mo tayo, wala pa nga kung meron tayo mga problema. Si Jesus, ang pinakamalapit mo tayo, na namin natin malalapitan. Namin tutulong sa ating mga malalapitan. Lalapit mo tayo.
si Joseph Kriber sa po yung sumulat ng awit na yan. Ito po ang background ng story na yan. Nung gabing ito, yung kanyang fiancé nalulod na matay. Kakasal sila. So everything is set, everything is ready. Yung kanyang mga pangasawa na matay, nalulod. Ano po? Hindi ko alam, nalulod mo kayo. Pero nalulod, she was alone. Siya po ay nalulod ng sobra, si Joseph. Siya na decide, siya ay taga Ireland. Ano po? From Ireland, ano po? Pumunta siya ng Canada. From Ireland, pumunta siya ng Canada. At sa kanyang kalungkutan, mga kapatid, ay nasabi niya sa kanyang sarili, ano po, na nilapit yung kanyang sarili sa Diyos. Doon sa Canada, kanyang ibinigay ang kanyang mga damit, lahat ng kanyang pag-aari. Ibinigay niya sa mga nangangailangan at siya nilingkod sa mga tao na kung sabi nangangailangan ng kanyang tulong na walang bayad. Ano po, walang bayad. So siya ang karoon ng parang service sa walang bayad. At talagang magpakalapit-lapit sa Panginoon at nasabi niya ang isang kaibigan sa kanyang malalapitan. Doon sa Canada, ay doon ang kasakit ang kanyang mother, pero po siya ay sumula at ipadala ng lihok doon na may mga magandang supportive words. At doon sa mismo ay nagkasakit sa Canada at yung kanyang kaibigan ay bumisita, merong nakatrampol na papel sa kanyang tabi. Tapos binuksan ko ng kanyang kaibigan at tirasan ang lyrics. Sabi niya, sabi ng kanyang kaibigan, what a wonderful word. Sino bang gumawa na ito sa masumulat? Sabi ni Joseph, ako at ang Panginoon. We did it together. At doon nga, ang mga linyan doon, ano po, ay nabanggit yung mga lyrics na take it to the Lord in prayer. Yan. What a friend we have in Jesus. Doon po nabanggit itong mga lyrics na ito. It's very inspiring na isa inaawit natin, ano po, itong awit. Ngunit it has a deep and inspirational background, yung story ng umawit. Si Joseph Griffin, in his agony, in times of his agony, sadness, at talaga napakalungkot na tragedy nangyari sa kanya. Still, in a positive outcome na kanyang buhay, ay hindi siya umiwalay, at he did not curse God na sabihin, why have you done this to me? Diba? Ba't kamalasan nangyayari sa akin yan? Kanyang mga linya. But Joseph Stephen, on the other hand, ano po, ay lumapit kay Kristo. At doon sa Proverbs, sa baba, madalang, sa ating key text, sa ating text pala, dala, mabalaw ko na. Now, Proverbs 18:24, a man of many opinions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Ano po? Yan ang pinamamagan ni Joseph Scriven. Kaya itong ating inaawit na what a friend we have in Jesus. Kapag ating inaawit, mga kapatid, alam niyo ang istorya na kapag kailangan din natin ang tunay na kaibigan, ano po, ay maiisip natin si Joseph Scriven yung kanyang nangyari sa kanyang buhay, ay matulad naman tayo na i-consider natin best friend yan, ang Panginoon. Kasi ang ating mga kaibigan dito minsan, yan, mawawala din sila, minsan magiging hindi tapat sa atin, minsan ay nagkakasala din sila. Ngunit kung tayo ay may pagkaibigan ng tulong kay Kristo, ano po, he is a real best friend. So ating amin ay nagtal na nandiri bilang inspirational na nasa kita at narinig na yung ako. Yung early week is nandiri. Thank you.
Sini pun alam-alam nanti kau sendiri. Nah, tadi kan. Oh, ada apa-apa?